Hi, for the vlog and show stories. Ano mo ba, Nana? Na nagkaroon kami ng meetings. Siyempre, sabihin na natin, Nana, na ang ginawa ko ay sa video to yung masamang comment, mabuti wala pinagkaiba yung pabag po yung sa may-aring channel. Ang ginawa ko dun ay ano, sabihin na natin na naging sip-sip ako sa pinakitang sabihin natin, open-minded o kaya naman ay di ba pag meron kang kaibigan, sinabihan ka na nagsalita siya ng ang sakit ng ulo ko, yun, di ba ang tendency para magkaroon ka ng puntos ay ano, narinig mo yung kaibigan mo masakit ang ulo na kahit may pera ka na pambili mo ng palamig o kaya ng tinapay, ibili ko kaya ito ng by Jessic. So, nagkusa na lang ko bumili ng Biogesic tapos inabutan mo siya ng Biogesic. 'Di ba? Ang tawag doon ay sip-sip. So nagkaroon kami ng meeting. 'Yun yung pinakita kong pagpapakita ng pagsip-sip. O pakitang ano, sabihin natin pakitang tao o kaya naman ginampanan lang niya yung trabaho niya. Ako kasi nagkaroon kami ng meeting, nagdala ako ng isang wireless keyboard at saka microphone. And then syempre, hindi naman tayo nagsabi sa magulang ko na hiramin ko yung kanyang speaker, pero pinili ko na lang dalhin yon for the yung maging maganda yung meeting, kasi yung area kasi noon ay covered court, tapos maingay din yung nasa kalsada kasi may nadaan na tricycle. Yun yung participation ang ginawa ko. Malaking tulong din pala yung ginawa ko kasi siyempre yung bawat boses ng isang tao may kanya-kanyang hina, may kanya-kanyang malakas, depende sa nagsasalita eh. So nakatulong din siya. And then siyempre ang naging resulta naman yun, masipag to si Michael ano. So yun yung ipinakita ko. And then ako naman, ang intention ko naman ay iba. Ang intention ko ay yung baging mapakinggan ko na maayos yung sinasabi ng speaker. Kasi siyempre yung magtotok tungkol sa PhilHealth, tungkol sa meeting. So nag-provide ako ng ganito. So siguro ano yung mga lumang video ko, mapapanood mo dun yung nagkakaraoke ako kapag solo lang ako. So yung gamit ko ay yung speaker ng nanay ko. Nakatulong siya. So sabihin na natin na ang intention ko ay, di ba lahat naman ng tao nagsisinungaling o nagsasabi na to, nararamdaman yun eh. May tawag din yung aparato. Sa mga light detector, di ba, yung ganun. And then, yun talagang intention ko. Kasi yung mapakinggan ng boses, kasi nga, iba-iba eh. Merong malakas ang boses, merong mahina. So, mas clear yung naka-microphone. And then, laking tulong din yun. Then, ano nga bang ginawa ko nun? Ang naibigay ko lang sa nanay ko, sigarilyo lang eh. And then, nung dumating ako, galit-galit siya. Ano, hindi ka nagpaalam. So, at least bumawi naman sa ang mahal pala ng sigarilyo, no? So, yun lang yung naibigay ko. Pero, nakatulong yun na, yung tao kasi, iba-iba kasi nung sinasabi, merong maganda, merong pangit, and pinakamahalaga dun. Ako kasi maramdamin ako eh. Pero, sa akin, okay lang sa akin kapag sisiraan ako kasi mas matutuwa pa nga ako dun kung sip-sip. So, hindi mo mawawala yun. Iba-iba kasi ugali ng tao eh. Meron taong mabilis makiramdam. Meron naman taong madaling magalit. Meron naman taong baliwala lang. And meron naman taong na hindi niya kayang sakyan yung ugali ng isang tao. Pero may mga ganun. Lahat yung nabanggit ko, may ganun akong ugali. So nakatulong siya dahil naging maganda naman yung resulta ng meeting. Yun nga lang ang pinubay ko. So, malaking, yung pangyayari ay hindi ko naman akalain na
magiging officer din ako. Then, ayun nga, natuwa naman ako kasi yung luma at saka yung bagong pamunuan ay malaki ang yung pagkakaiba. And, siyempre, nung nagniling dito sa bahay namin, yung bahay ni Marilu Arseno, resident, pero kami ay, sa totoo lang, di kami nakakabayad ng bahay, ano. And then, ano din, nagtanong yung kumakain ako dun sa karinderya kasi kumakain ako ng halagang 5 pisong kanin tapos longganisa 10 piso. So, sabi ko, ay, ano bang trabaho mo? Ay, sabi ko naman, ay, panoodin mo na lang YouTube channel ko, nandun na lahat. Ay, ayoko. Sabi ko, nandun yung ginagawa ko. So, abay, artista ka ba? Hindi, nagbablog lang ako. Sino yung sinabi ko sa kanya? Mahirap kasi nga na eh. Sabi ko, hindi, ano, okay lang naman yun. Kasi duman lang panoodin. Yun ang sinabi ko din sa kanya. And then, ano, dati kasi nagkaroon ako ng trabaho. Napatrabaho ko sa isang, ano, private school. Pero hindi ko din naman minahal ang trabaho ko. Then, ang comparison din kasi, nung nandun ako, siguro hindi rin ako magkakaroon ng bike na luma at saka ganito. And then, hindi rin ako magiging mascot kasi dun yung pinagkakakitaan ko. Tapos, taga-bili lang ako ng loto. Magkano ng loto? 20, 2 ticket. Babayaran lang ako ng taong ibinili ko siya ng ticket ng 100. Tapos, taga-dilig. Tapos, pinagkakakitaan ko. Minsan, mas madali pa sa akin mag-ayos ng computer kasi yun naman talaga yung skill ko. Sa totoo lang, yun talaga. And then, salamat na lang kasi lahat naman ng tao may mga kanya-kanyang skill dyan. So, hindi ko rin siya napakinabangan yung pag-aaral ko nun. And then, mahirap kasi gusto ko talaga mag-repair. Pero, capital din eh. Tsaka, ano, gamit. Kahit marunong naman tayo magpaliwanag kahit papaano. And siguro, yung kinikwento ng babae sa akin nandoon, bay, ano, sayang naman kuya. Oo nga, kaso nga lang, mahirap. Siguro iba-iba din ng ano, kasi yung kapalaran ng diskarte, sabi, kulang siguro sa ano, diskarte. Maaaring totoo ngayon. Meron kasi nga ano, ano mo yun, nandun kami sa bayuhan. Yun ang patotoo ko, baka sabihin niya naman, nagsisinungaling ako. Nagkaroon ako ng asawa, na pag-set up ako ng internet cafe, na imbitahan ako sa hospital ng Memorial, Quezon Memorial Hospital, doon ako nagsaserbi sa mga doktor doon, kasi meron silang mga ano eh, yung mga doktor na may mga kanya-kanyang computer. Tapos ano, yung bagang lumawak din yung network ko, and then hindi naman tayo nasira sa tao, kasi naglalakad lang ako sa kalsada. Siguro kung naging gahaman ako sa piyesa o kaya may niloko ako sa paglalakad ko sa kalsada, baka batuhin na lang ako kaya ano di bang beltahan, wala tayong ginawang panloloko o sinirang mga computer. Pero dumating ako sa pag-aaral ko ng computer na marami din akong naging ano, experience ako kaya saan may pumuputok, power supply, and then ano yun, kasama sa experience yun. And then, ano, masasabi ko, lumawak yung network ko. Yung nakatira kami sa bayo, dumami yung customer ko ng computer. O special talaga, ano, kaliwat kanan, di ba, yung pupunta ako dun sa kasadya, kinakagawad, nakapag-service na ako sa barangay hall. Kasi may isipin natin na malaki din ang madiskarte din si Wati. And then, dati may kaibigan ako electronics na gumagawa din sa Riyaya. Mga ganun ba? Sila na yung market. And then, nagkaroon din ako setup ng internet cafe hanggang sa naging technician na nga yung taong sa private school. Kaya naman ako, papasok din ako ng trabaho doon. Pero ano, pero sa bayuhan yun. Kung doon, tapat ng bahay namin bayuhan eh. Nung napabunta naman na kami sa Padre Burgos, doon naman sa tiyatawag ng Munting Bayan,
doon naman, nakapag-service din ako, pero more in talagang buong taon yun ay ako ay nagiging, ano, naging busy sa pagtakbo. And then, nung tumira kami sa Cali Pablo, nagtrabaho naman ako, puro mga, ang trabaho ko nun, puro masahe naman ako, kasi nag-alaga din ako ng pasyenteng matanda, na naging, ilang buwan ba ako nagtrabaho doon? 2 buwan, ang hirap pala maging caregiver. And then, time naman nun, ano ako, nag-OJT naman ako sa radio station. Taga-play ako ng mga music. Tunoy yun, tunoy. And then, as in lang, on-the-job training yun. Naging trabaho nun. So, ano, tapos nung bumunta naman kami ng munting, ng ano, ng, ito na nga, sa kusan ako nagbibideo. Mga nanon ko dito, puro aral-aral talaga. May mga allowance. So, yun lang naman yun. And then, kung masabi mo, ay, walang naitutulong, siguro, ano, kulang ka lang sa research. Maraming sabihin natin, oo. Maraming sabihin natin, ay, wala. Sinolo lang. Siguro, kulang ka lang sa research. Kasi, hindi ka nanonood ng video ko. So, wala namang maganda sa video ko eh. Pero, at least, ano, nagdo-documentary ka. Yun din yung, ano, yun din yung time na naging, hindi ko naman talaga akalain na magiging pangulo ko. Pinakamahalaga talaga, parang nga gumagastos ka ng pera. Yung mga binibili mo, nire-record mo ba? Para malaki mo yung, nakikita mo yung, ay ano ba yung nagastos mo, ano ba yung nabili mo, ano ba yung kinain mo. Maganda kasi yun eh. Pag nagkaganon ka, makikita mo yung lahat ng gastusin mo, ay ganun na pala ako malaking gumastos. Kasi magkakaroon ka ng, ano, ng, para ba magkakaroon ka ng malasakit sa pera kinikita mo. Kasi yung ginagastos mo, alam mo na agad. And then yun, mahilig na magsulat. Malaking tulong din yun. So, ano, yun yung mga bagay na ginagawa ko. Kaya nga, gayt-tagal sa akin yung tao kapag nagsusulat ako. Siguro, yung mga lugar na bibuntahan ko, ganun talaga. Then, ano, ako naman kasi, kung meron lang ba, di bakit hindi ba tayo magsarili? So, siguro hindi talaga eh. Kung meron talaga, yun talaga yung plano ko. Pero, iba yung swerte ni, ano, nung kakalala ko na talagang, ano, talagang ipinus niya. Siguro may pagkukulang din sa akin. So, siguro hindi lang ako samahan din ng pagkakataon. And then, kahit naman sabihin ko yun, sabi nga, nasa tawang gawa, nasa taas naman yung, ano, yung awa. Bakit hindi? Kung mangyari yun, di mas maganda. Kasi maganda rin naman yung ano yung makapag-solo talaga. Sabi ko nga, ba't kaya itong mga ito, hindi, di ba kung ganun ang intention nila, sana ipagdasal ako yung ganun na, no? Eh, kasi hindi eh, di ba yung isang bagay na gusto mong mangyari kapag hindi, di ba nga ano, hindi nagkakatotoo. Kasi dapat, may kasamang dasal dapat, kung sino yung nagsasalita ng ganun sa'yo, dapat pinagdadasal talaga, no? Para mangyari. Kasi kung hindi naman ipinagdadasal, ay hindi talaga mangyayari yun, di ba? So, ako, hindi rin naman ako paladasal eh, pero mas maganda nga yung ano, pag daw sumama ka sa paladasal, magiging paladasal talaga. Pag sumama ka sa mga magsusugal, magiging ganun yung ugali mo. Pag sumama ka sa mga chismosa, magiging chismosa talaga ugali mo. Pag sumama ka sa mga bakla, at talaga magiging bakla ka na rin. Ganun-ganun lang naman yun eh. And then, ano, nakakalungkot lang, and then, nakakatuwa. Sa lahat pala ng, ano, nung gusto mangyari, hindi lahat talaga binibigay. Pero may kakilala ko, lahat ng mga nangyayari sa kanya, nangyayari talaga lahat inapapa sa kanya. Siguro meron lang talaga ipinanganak na sorte, at meron lang ipinanganak na malas. Ano, pero wala namang malas sa salita eh. Siguro tao lang nagsabi na. Kasi, yung swerte talaga, wala. Pero yung sinasabing mapalad, meron talaga. So, lahat kasi ng, ano, nasa tao din talaga. Tao din naman, pag maganda yung intention mo, di maganda rin talaga yung balik sa'yo. Pag masama yung intention mo sa kapwa mo, nabalik din sa tao nang sasalita. Yung sinasabi nang yun. Kasi di ba, pag sinabihan mo yung ganyang tao, tignan mo muna yung sarili mo kung tama ka din sa sinasabi mo. Kaya mahirap kasi manghusga. Pero alam mo yung ano, yung taong mahilig mangutang. Kagaya ko, mahilig din ang mangutang.
Di ba pag mangungutang ka, hindi, babalik ko din sa iyo yung utangin ko. Pero mas maganda sabihin mo na lang ano eh. Pag mangungutang ka, may sinabi sa akin yung kakalala ko eh. Huwag mo na sabihin yung ibabalik mo agad. Ako na lang yung mag-aabot sa'yo. Di ba yung ganun? And naalala ko lang talaga na kapag ganun yung ginagawa ko, gas-gas na gastos niya. Utang nga. Mga ibabalik ko na lang sa'yo. Gas-gas na gas-gas niya. Kasi nakakaranas na rin kasi ako na ano, na pinagsasaraduhan ka ng pinto ng kaibigan mo kahit na napapakain ka na. And then, hindi naman lagi-laging ganun yung ginagawa eh. Siguro, kung minsan meron din naman ako, ano, nagbabalik din naman ako. And, sabi nga, nagiging nanlilibre, ano. Siguro, gipit lang talaga. Kasi pag kagaya ko nangyari, nung time na, ano, sa lahat ng mangungutang, ako yung pinaka-the best. Bakit? Totoo yan. Meron ako naging kaibigan, and ito na may totoo din namang patunay. Kahit siguro kahapon kung namatay ako at ipapanood sa akin yung video yun, totoo yun. Diba, pag namatay ka, ang pinakamahalaga paano ka humarap eh. Sa taong nandun ka na sa kabilang buhay, kaliwa kanan, nakatungo, nakaharap, o kaya ang paling ng mukha mo ay pakanan, pakaliwa. Kasi meron akong time na ano, na naging kakilala, nagtatrabaho siya sa hospital. Tapos gipit na gipit na ako noon eh. Gipit na gipit na ako noon. Tapos hindi ko siya talagang kilala. And then naging kakilala ko lang siya dahil dun sa kaibigan ko. Dumating ako sa puntong nangutang na rin ako ng pera sa kanya. Kahit di ko siya close. Yun. Talagang sabihin na natin na bukod tangi yan. So ganun talaga pag gipit yan sa pera. Gagawa ka talaga ng paraan na mangutang. And then may kakilala din akong tao na ano, na marami ng inutangan. Pero nung umutang naman siya, ay talagang nagbayad siya ng, bawa umutang siya ng 1,000, ang ginawa niya, binayaran niya ng 1,200. So, ano yun eh. Pero meron din siyang tao na napakabait kasi, na kahit napakalaki ng utang niya, nakaranas siyang umutang ng pautangin siya ng ganung kalaki. Hindi pa nangyari sa tanang buhay ko yun na nagkaroon ako ng kaibigan na pinautang ako ng ganun kagaya ng experience niya. And then syempre kaya naman din siya nangutang dahil may sakit yung pinakamahalagang tao sa buhay niya. And then yung karanasan niya sa karanasan ko, walang nagtiwalang kaibigan ko na pinautang ako ng ganung halaga. Sa tanang buhay ko, wala. Sabi ko, napakaswerte naman ng taong ito. Kasi hindi ka naman mangungutang sa tao kung ano yun. Life and death na kasi yung, di ba, yung buhay at saka kamatayan na ba. Pero, dream mo, mayroon taong ano, tumulong sa kanya. Ako kasi, noong time na, ano, na may sarili kasi ako mundo, hindi ako umati ng mga reunion, elementary, high school, pero malaki pa ng tulong yun sa oras na yung bagong connect-connect ba. Sabi ko, ano, meron akong makakalala naging batchmate ko na mayaman. Kasi para bang, ano, ako, hindi ako umaten kasi wala naman akong may pagmamalaking may natapos ka ng pag-aaral, umayo, may trabaho ko na permanente. Sayang nga lang talaga na dapat pala, minahal ko na rin yung trabaho ko dun sa private school na naging technician ako. So, ano, yun ang pinagsasabi ko kasi nakapasa naman ako sa interview, exam, may utak din naman siguro. Kasi kung sasabihin kasi ako nung taong nakakilala sa akin na bobo ko, eh ba't tinanggap nila ako dun, eh nakapasa ako sa interview. So, ano lang, eh ba't ako matututo ba akong gumawa ng computer kung bobo ko? Ano eh, di, ano nun, nakakaaway ko siya. So, ang ginawa ko, di, talagang pinatunayan ko na, eh, ayoko nang, parang nadadowngrade ba ako. Kaya, ginantihan ko siya, eh, palagante ako. Kasi, hindi pwedeng, ano, palalampasin ko yun. Kasi, ako kasi, tahimik din naman ako. Pero, pag alam ko namang,
ano ako, sa ganong away, ano, nagka-counter attack talaga ako. Gaganti at gaganti ako sa ganong ano. Kung sinitaan mo ako ng ganon, eh, nabago na sa akin. Parang sa akin, ano, gagawa na lang ako ng ano, ng, parang sa akin, tumatanim yun eh. Pero sa akin, pag magkaroon ulit ako ng ganon, kahit anong sabi mo sa akin, okay lang, walang problema sa akin. Kahit duran mo pa yung ano ko, hindi lang magagalit. Kasi importante talaga, may trabaho talaga. And then, ano, sobra din lang yung panalat. Ay, hindi magkakaroon ng girlfriend yan. Sabi ko nga, pag ako'y nagkaroon ng pera, so, sakali, kung hindi naman, kung hindi mangyari, di kwento lang, ano, content na rin. Ah, mag-aasawa ako ng madami. Kasi, ang pabae talaga, papatulan lang sa'yo, may pera. Wala na akong, ano, baka, siguro, baka gawin ko pang 10, di ba? Kasi mapera ka na eh. Di ba gang lalaki ka? Sobra-sobra yung panlalait. And then, ano, sabi ko, ano yun eh, achievement ko na yun, reward ko na yun. Kahit kaklase ko, elementary, high school, kapitbahay, nakakalala sa akin. Sabi ko, pwede na pala akong kumandidato, ang dami na pala nakakalala sa akin. Siguro, ang babae, papatulan talaga. Siguro talaga, hindi ka nang papatulan ng babae kung mabaho ka, wala kang pera. Siguro, gagalingan ko na, kasi, nata-challenge ka eh. Ay, walang papatol sa yun. Eh, kung marami akong pera, hanap talaga ako ng babae. Babae na talaga nalapit sa akin. Kasi may pera ako eh, di ba? So, patutunayan ko. Hindi pakikita ko sa tao na may pera ako. Kaparado ko yung kotse ko. Di ba, ang bahay ko. Ihabang lang yun. Pero, yung mga yun, ano lang yun. Pagdating ng araw, di man, walang magmamahal sa'yo na totoo. Kasi, ano lang yun eh. Peperahan ka din ng mga tao, di ba? Ano lang yun, pag wala na nakuha sa iyo, hindi ka na nun sasamahan ng mga yun eh. So, sa akin siguro, kontento na ako. Kasi, kung dadami din naman ng anak mo, at saka pag-aaralin mo, ano din yun eh, mag-aasawa din yun, gastos din yun, hindi naman lahat yung tutulong sa iyo, di ba? So, hindi rin maging ano, yung parabang, siguro kung may hirap ka, kaya ayaw mo mag-asawa dahil ayaw mo din na maranasan ng anak mo na maghirap ka kasi parang idinamay mo lang yung anak mo sa kahirapan, di ba? So, magiging ganun. Pero, nakakasakit kasi, ano, naging kaklase mo, naging kaibigan mo, ibagang, dinadown ka talaga. Sabi ko, hindi, ano lang yan? Utak lang yan. Eh, ano, ganun yung, talaga sinasabi ko kasi totoo din naman yun. And then, may hugot din ba? May hugot din. Kasi, pag ganun kasi, lagi kang babauyin. May taong ganyan talaga. Ako, nang babauy din ako. Pero, minsan ano, mas, pag, sabi nga, pag galit sa yung tao, gagawin ka din na masama eh. Pero, alam mo, okay lang yun. Kasi, pag gumawa din naman siya ng masama sa kapwa mo, may balik din naman sa tao eh. Para mas ginagamit ba kayo ng demonyo, di ba? Ako, ano, gagantihan ko yung tao. Nakaganti na ako, pero nagkaroon din lang ng pagkasala kasi dadami-dami din yun. So, sabi nga ni Doc Willie Ong, ang dami ng Willie Ong sa alam niya, 100 na daw, pero iisa lang yata siya yung doktor doon. Ano yun, maging kalmado ka na lang. Siguro masarap lang siguro, ano, kumain ng kumain. Kasi pag may problema, kumain ka, nagiging maganda yung takbo ng utak mo yun. And then, ano, yun yung pinaka the best talaga na, ano, na maging, ibagang, meron kasi na, hindi kasi, merong mainit ng ulo, meron namang, hindi mo mapipilis ang tao, hindi mo pwedeng pakisiwan yung mga ganyang klaseng tao, kasi may kanya-kanya kasi ugali. Pinakamahalaga kasi, ay, ano, marunong kang, makaramdam mo, kaya yung bagang, ay, kung ayaw niya, hindi ako na lang, ano, ako na lang kikilos. At least, may natutunan ako. Parang construction din. Ako nun, nagko-construction ako. Ano eh, lahat ng, ano, foreman, mason, ano, electrical. Nasama ako. Nakakapagod kasi gusto mo matuto eh. Ganun din naman ako nung naging technician ako. Alalay din naman ako. So, yun lang naman yung kwentong to. Yung masamang-masamang comment na mabuti. Wala namang pinagkaiba yung paborito sa My Aring Channel. So, bye!